Maswerteng araw po mga kabakyard, no. Ang video po natin ngayon ay sagot na rin dun sa question ng isang viewer natin, no. Ang tanong niya ay kung safe ba na kainin yung alagang hayop na naindikan daw ng binilang tinerm kung antibiotic ba yon o vitamins. Safe pa din daw kainin. Ang sagot natin doon sa viewer natin, ito po yon yung tinatawag natin na withdrawal period. Yung withdrawal period po, terminology yan sa larangan ng veterinary medicine. Na ang ibig sabihin ay yung minimum oras o araw na kailangan pagkatapos magbigay ng gamot. Example, antibiotic o vitamins sa alagang hayop para masigurado na wala ng gamot na natira sa katawan o wala ng drug residue sa katawan bago siya dalin sa slaughterhouse. Kumbaga, kung may drug residue man, dapat mababa na sa na required na maximum residue limit. Kunyari, sa mga kinakatay na mga baka, ayan. Ang required dyan yung withdrawal period niyan nasa 45 to 60 days ang withdrawal period niyan. Pag sa mga poultry naman, usually nasa 28 days lang yan. Yung poultry na kakatayin, no, meat type. Pag sa mga pangitlog naman, 7 days lang yung required na withdrawal period. Tapos pag sa mga naggagatas, 7 days lang din naman yan, withdrawal period, no. Yung withdrawal period na pinag-usapan natin, yun yung terminology sa mga hayop na for food consumption natin, no, pang konsumo, pang araw-araw, no. Katulad din yan nung yung sa sitwasyon natin ngayon na yung kumbaga quarantine period naman sa mga tao, no. Bago ka makalabas o bago ka pumasok uli sa community mo, quarantine period naman ang tawag doon, 'di ba? 7 to 14 days naman. Pag sa hayop naman, for food consumption, ang tawag naman natin o terminology natin diyan is yung withdrawal period. No? Hopefully may madagdag na naman sa kaalaman natin mga kabakyard, no. Maraming salamat po pala sa mga viewers na dumagdag, no. Shout out kila Sir Josher Ompad, Juni Castro ng Samal Island, Sir Randall Rebellame, Roy Nino Bringas, Ian Cabante, Germany Tarak, Gerald Jambao, Greg De La Peña, Aconi, Refoel TV, Estelito Laroda, Altea Diano, DC Hub, maraming salamat sa pag-subscribe, Johar Makabangkit, John Mark Ramos, Eric Jan De Vera, Nivek Kebs, Mindo Way, Chris Gamuyo, kay Creed Alterbridge, no, maraming salamat sa pag subscribe sa video natin ng mga ginagawa, no. More to come mga kabakyard, no. Yung mga shoutout din pala sa mga kabakyard natin na sa Bungero, no? open na uli sa Bungan, no? Ready na sa paghahanda yung mga kabakyard natin na nag-aalaga ng kabir, ng saso, ng Rhode Island, no. Hopefully maging healthy uli yung mga alaga nyo, no. Ayan, malapit din sa topic yung ano sa mga nag-aalaga ng mga pang food consumption, no, withdrawal period, bago nyo katayin, kung sakali lang naman na inapplyan nyo ng antibiotic o vitamins, plain water muna, tapos regular na konsumo ng feeds sa loob ng 7 days, no, bago nyo katayin. Kunyari, may pinakonsulto ko kayo sa akin, ginamot nyo, antibiotic ang ginamit nyo, excuse, take time na 7 to 14 days bago nyo katayin, no. Kunyari yung mga sa bahay-bahay nyo, kakatayin nyo na, pero nagkasakit. Ang mangyayari nyan, gumaling naman, tapos kakatayin nyo na, magpalugit muna kayo ng 7 days.
bago nyo siya katayin. Kumbaga, painumin nyo muna ng ano lang, natural water lang, plain water lang. Tapos regular pa rin yung kain niya. Pero pag bago nyo katayin, kunyari kakatayin nyo ng Sunday, Sabado pa lang huwag nyo na pakainin ng feeds, plain water na lang para malinis na yung katawan niya. Walang residue, no? Yan po, hanggang sa muli po, no, Doc Edward. Salamat sa mga subscribers.